sama-sama tayong magiging sasaki! Igan bumuelta si Pangulong Bongbong Marcos sa mga akusasyon laban sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kabilang na ang pagiging drug addict umano. Ayon kay Pangulong Marcos, baka epekto ito ng gamot na iniinom ng dating Pangulo. Saksi si Ian Crew. May drug addict tayo na presidente. Mabibigat ang mga binitawang salita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang prayer rally sa Davao City. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Binanggit pa niya ang tungkol sa kinakaharap na kaso sa International Criminal Court o ICC. Bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, pinapagpatay ko ra yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. Partikular ding binatikos ang dating Pangulo ang mga hakbang para baguhin ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. What's wrong with the Constitution? Tell me kung hindi yung inyong ambisyon. The real purpose itong constitutional changes sa People's Initiative is really to perpetuate those who are in power. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. E kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister. Ang tingin daw niyang pakay nito, mapalitan ang sistema ng gobyerno mula presidential patungong parliamentary system. Alam mo, parliament, ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos pati kay Romualdez. Sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingbong. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacañang kagaya noong panahon na pinalayas ka. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung 6 years, kalimutan mo na yung kay Romualdez. Kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan! Habang nagtatalumpati si Duterte, naroon ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos, pero di siya nagbigay ng pahayag. Naroon din ang magkakapatid na sina Vice President Sar Duterte, Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Bago ang rally, dumalo sa isang pagtitipon si Mayor Baste kung saan hinamon niya ang Pangulo. Mr. President, kung wala kay gugma, kung wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Sa isang pahayag, sinabi ni VP Sara na di pa niya nakakausap ang kapatid kaugnay sa panawagan itong mag-resign ng Pangulo. Pero tingin niya, dala lang ito ng pagmamahal sa kanya ng kapatid at sa sentimentong hindi nararapat sa bise
ang natatanggap kumanong kasuklam-suklam na pagtrato ng ilang nasa paligid ng Pangulo. Bago magtungo sa pre-rally, dumalo muna ang bise sa bagong Pilipinas kick-off rally na pinangunahan ng Pangulo. Bilin doon ni Pangulong Marcos sa mga taga-gobyerno, bawal ang tamad, makupad, di tapat, mapangapi at nagahari-harian. Bagong Pilipinas is not a new partisan coalition in disguise. It is a master plan for genuine development to benefits of all our people. Bagong Pilipinas serves no narrow political interests. It serves the people. Sa departure ceremony para sa Vietnam state visit ni Pangulong Marcos sa Villamor Air Base kanina, nagbeso at nag-usap sina VP Sara at Pangulong Marcos. Itinalagang caretaker ng gobyerno ang bise. Bago umalis, sinagot ni Pangulong Marcos ang mga tanong ng media kaugnay sa mga sinabi kagabi ng dating Pangulong Duterte. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. Kaya palagay ko kaya nagkakaganyan. I hope his doctors take better care of him. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. Sinubukan pa ng Malacanang press corps na tanungin ang Pangulo ukol sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y gumagamit siya ng illegal na droga, bagay na tinawanan lang ng Pangulo. Sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang yung... Okay, even dignify. Okay, PIDEA. Ang PIDEA, pinabulaanan ng mga sinabi ni Duterte. PIDEA asserts that President Marcos Jr. is not and was never in its watch list. Hindi naman po yan ibig sabihin na just because we're under the office of the President, we will favor the President. Dagdag pa ng PIDEA, kapag ang isang pangalan ay nailagay sa drug watch list, hinding-hindi na ito mabubura. Maari lang mabago ang klasifikasyon. Hindi rin daw lumutang ang pangalan ng Pangulo kahit noong panahon mismo ni Duterte sa Malacanang. Ganon din ang sabi ng Philippine National Police. On the part of the PNP, sir, we have not seen any document or list na nandun po ang pangalan ng ating presidente. Hamon naman ni House Speaker Martin Romualdez kina dating Pangulong Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte, maglabas ng ebidensya. Sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Diba? Tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang. Welta pa ng Speaker sa dating Pangulo. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangan iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yung sa administrasyon mo. Pinaalala pa ni Romualdez na pro-charter changes si Duterte noong Pangulo siya pero walang nangyari. Sa plataforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. Mukhang hindi niya na nakayanan. Eh ngayon na lang may nagkukunsad na magandang move for charter amendments, baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa, baka mangyayari na ngayon, kaya baka sinisiraan niya. Nanawagan din si Romualdez sa mga Duterte na igalang ang Pangulo. Sa gitna ng patot sa dahan ng magkabilang kampo at panawagan ni Duterte sa PNP at AFP na protektahan ang konstitusyon, sinabi ng PNP na ginagawa nila ito. Nananatili rin daw buo ang PNP. Ang PNP should and will always remain a political organization po. Hindi naman direktang sinagot ng Armed Forces of the Philippines ang mga pahayag ng dating Pangulo. Pero sabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., kaugnay ng panawagan ni Pangulong Marcos para sa national transformation, mananatilian nila ang AFP bilang isang professional na military organization tapat sa saligang batas, sa chain of command at sa taong bayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nasa Vietnam na si Pangulong Bongbong Marcos para sa 2 araw na state visit. Kabilang sa pinulong niya ang Filipino community sa Hanoi. Mula sa Vietnam, saksi live si Ivan Mayrina. Ivan!
Igan, pagdating pa lamang ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Vietnam ngayong hapon ay agad siyang sumabak sa isang business meeting at kasunod niyan ay dumalo siya sa pagtitipon ng Filipino community dito sa Vietnam. Ang kumpanyang VinFast na balak magkaroon ng manufacturing ng baterya at magpasok ng electric vehicle sa bansa ang nakapulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagdating pasado alas 3 ng hapon dito sa Hanoi, Vietnam. Una lamang ito sa iba pa mga business meetings na nakakasa hanggang bukas para makapanghikayat ng pamumuhunan sa bansa. Matapos naman ito ay dumalo ang Pangulo sa pagtitipon ng Pinoy community dito sa Vietnam. May 7,000 Pilipino sa Vietnam na karamihan ay mga professionals. Paliwanag niya sa harap ng Filipino community ang maritime cooperation o ang pakikipaugnayan sa Vietnam. Ang isa sa pangunahing pakay niya sa state visit na ito, may inaangkin ding bahagi ng South China Sea ang Vietnam. Kailangan natin makipag-ugnayan sa ating kapitbahay, Vietnam, para naman maging mapayapa ang South China Sea. Alam natin maraming nangyayari diyan at mas mainam na meron tayong usapan para hindi naman magkagulo. Nakakasabukas ang sunod-sunod na pagpulong niya sa Pangulo ng Vietnam at gayon din sa Prime Minister at National Assembly Chairman. Isa sa pinakamahalagang kasunduang inaasahang mapirmahan ang Long-Term Rice Supply Agreement. 70% na inaangkat ang bigas ng Pilipinas ay galing sa Vietnam. Igan, sa ngayon ay wala pang bagong pahayag ang Pangulo tungkol sa mga kontrobersyang naiwan dyan sa Pilipinas. Ano, tulad na lamang ng mga binanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bukas ay may nakatakdang pagharap siya sa media delegation at matatanong natin siya tungkol sa mainit na usapin pa rin ng charter change. At live mula sa Vietnam para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Merina, ang inyong saksi. Bukas na po ang imbestigasyon ng Senado sa People's Initiative at sa umano'y bilihan ng pirma para maisulong ang charter change. Git naman ng mga kongresista, wala silang intensyong buwagin ang Senado sa pagsusulo nila ng tsa-tsa. Saksi si Mav Gonzalez. Sa gitna ng isyu ng tsa-tsa, nagsuot ng maroon na armband ang mga senador at empleyado ng Senado. Simbolo raw ito ng kanilang pagsuporta sa institusyon at paglaban sa People's Initiative, kung saan isinusulong na gawing joint voting ang Kamara at Senado para amyendahan ang konstitusyon. Dati nang sinabi ng mga senador na tutol sila sa joint voting dahil mababaliwala ang boto ng mga senador sa rami ng kongresista. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, na pag-usapan ng tsa-tsa bago tumulak pa Vietnam si Pangulong Marcos. Hihilingin daw mismo ng Pangulo na itigil ang People's Initiative. The President is set to appeal to the House of Representatives and the other People's Initiative's initiators to stop this dreaded PI or their version of the People's Initiative. In his words, Madam President, my dear colleagues, it is getting out of hand. We all know that there were congressmen involved in this, so I hope that they will listen to the president. Bukas ang Senado na makipagtulungan sa ibang grupo para labanan ng People's Initiative. Kung kinakailangan natin mag-network with other groups, other sectors, crossing party lines to inform the people, we are fighting for the protection of our democratic institutions. Tiniyak naman ng ilang party leader sa Kamara na walang basehan ang takot ng mga senador na mabubuwag sila kapag lumusot ang tsa-tsa. Hindi raw pagpapalawig ng termino ang kanilang isinusulong. Dagdag ng mga kongresista, kung walang tiwala sa kanila ang mga senador, ganun din daw sila. It started also with the people's organizations like PIRMA and Core Movement having no more trust in the Senate that they will act on what was approved in the House. And therefore, kami din, we have trust, of course, issues with them. The Speaker said that he has been in touch with the SP, Subiri, to meet with them, their leadership and the leadership of the House. Ready, mag-host si Speaker for dinner. Kung isusulong daw ng Senado ang resolution of both Houses 6 na nagtutulak sa pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas, posibleng tumigil ang PI. Malabo namang makarating bukas ang mga kongresista sa imbestigasyon ng Senado sa umano'y bilihan ng pirma. Meron din kaming mga iba ring mga ginagawa. Sabi ni Speaker Martin Romualdez, sinabi ng mga congressman,
We welcome. I-adapt po natin yung anong gusto nyo. Sa gitna nito, inanunsyo ng COMELEC na suspendido ang pagtanggap ng kanilang local offices ng pirma, gayon din ang anumang proseso tungkol sa PI. Nagkaisa raw ang mga commissioner. Kailangang i-review at paghusayin ang COMELEC Resolution 10650 na inilabas noong 2020 at gumagabay sa pagsasagawa ng PI. Sa Masbate, may nagpa-receive daw ng pirma pero hindi na tinanggap ng COMELEC. Walang katiyakan kung gaano katagal ang pagre-review. Ano ang gagawin kapag kami na patunayan talagang namili ng boto? Wala po doon sa rules. Kahit po kayo nagbasa ng rules, wala po yon. Hindi po ba magandang mailagay natin yon? Para kung sakasakaling pumunta, dumako tayo sa verification part. Kung sakaling magkakaroon later ng formal na petition, aba maliwanag na. Pangangalagaan muna ang mga pirmang natanggap na sa mga local office ng COMELEC. Sinusubukan pa namin kunan ng reaksyon ang mga nagsusulong ng pirma para sa People's Initiative. Ayon naman sa isang kongresista, hindi pwedeng basta i-delay ang anyay hakbang ng taong bayan sa pamamagitan ng hindi pagpapatupad ng probisyon ng konstitusyon. Basta pasok sa requirements, dapat payagan ng COMELEC ang People's Initiative. Welcome naman sa ilang senador ang hakbang ng COMELEC, pero patuloy pa rin daw ang pagbabantay para protektahan anila ang konstitusyon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Bumagsak pa sa 9.7 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad Benguet, pinakamababang temperatura sa bansa ngayong taon. Pero hindi pa raw yan peak ng lamig ng panahon. Saksi, si Dano Tingkungko. Bukod sa magandang view, ang tagos sa butong lamig ang dinarayo ngayon sa isang pasyalan sa Tabaco, Albay. Napunta na ako ng Tagaytay, malamig doon pero mas malamig po dito. Hindi kaya pag hindi nag-jacket? Oo, hindi kaya, parang nasa freezer. Sa Baguio City, kung saan tuloy-tuloy ang pagbuhos ng mga turista, sumadsad sa 11 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw. Mas malamig pa sa La Trinidad Benguet kung saan ang 9.7 degrees Celsius na temperatura ang pinakamababang naitala sa bansa ngayong taon. Pati sa iba pang bahagi ng Benguet, ramdam ang lamig kaya may diskarte si Aling Lourdes na mula sa bayan ng Tuba. Dubli-dubli na yung kumot mo, sobra. Komporta na nga ang kumot ko eh. Sa bayan ng Tublay, nararanasan pa raw ang paminsan-minsang pag-ulan ng yelo. Sa umaga, malamig. Tapos sa hapon, malamig din. Kaya naka-jacket talaga. Sabi ng PAGASA, hindi pa nararating ang peak ng malamig na panahon doon. Yung mararamdaman nating lowest temperature, magpapatuloy ito. No? Kasi ang peak talaga ng ating lowest temperature is February. Pero kahit sobrang lamig sa ilang bahagi ng bansa, pababa naman ang level ng tubig sa Angat Dam. Mahigit 211 meters lang ito kaninang alas 6 ng umaga. Yan pa naman ang nagsusupply ng 70% ng tubig sa Metro Manila at sa mga karatig lugar. Ayon sa PAGASA Hydrometeorological Division, normal na maituturing ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam kung panahon ng amihan kung kailan konti lang ang ulan. Pababa rin ang level ng tubig sa 7 iba pang dam sa Luzon. Lahat ng dams natin, puro pababa lahat ang elevation yan. Pero kung titignan natin yung Angat, nasa above rule curve pa naman siya eh. Yan ang babantayan natin. May 31.5 meters pa tayo para mapunta tayo dun sa low water level. Mga 4 months from now, pwede nating ma-reach yung 180 meters. Na low water level with no rainfall. Sa assessment ng PAGASA sa katapusan ng Pebrero, posibleng bumaba sa 197.60 meters ang level ng tubig sa Angat na malapit sa low level nitong 180 meters. Eh paano sa tag-init? Ngayong umiiral pa naman ng strong El Nino na mararamdaman hanggang Mayo. Sa watershed rainfall forecast ng PAGASA mula Pebrero hanggang Abril, inaasahang below normal ang ulang papasok sa mga lugar malapit sa mga dam. Mayo pa inaasahang babalik sa normal ang pag-ulan sa Angat, below normal pa sa iba pa mga watershed hanggang pagpasok ng Hunyo. Hindi natin alam kung by June, papasok na ba yung southwest o abutin pa siya ng July or August. Maaaring ma-hit natin yung low water level. Pero nag-uusap namin yung mga stakeholders, yung mga nagmamanage ng dam, kung paano nila i-handle yung tubig sa mga, especially sa Angat. Huwag naman sanang humaba yung dry season natin. Para sa GMA Integrated News, Danating Kungko ang inyong saksi. Balak ipatupad sa mas maraming lugar sa bansa ang operasyon ng mga motorcycle taxi kahit na nasa pilot testing pa lamang ito.
Maalma naman ang mga UV Express operator dahil apektado na raw ang kanilang kita. Saksi si Joseph Moro. Umaaray na ang mga operator ng mga UV Express dahil kinakain umano ng mga motorcycle taxi ang hanggang 35% ang kanilang kita. Pero gusto pang dagdagan ng LTO ng hanggang 7 pang kumpanya ang kasalukuyang 3 pinapayagang mamasada sa ilalim ng pilot study ng Transportation Department at LTO. Bukod sa Metro Manila, tetestingin din ito sa iba pa mga probinsya sa ibang bahagi ng bansa. Mas lalaki po yung kabawasan ng ano, imbis na 30 to 35% yan, I think pag mas marami pong pumasok na motorcycle taxi, mas baka madoble o alahate ang mag-iipekto sa amin yan. Hindi raw patas na nakakabiyahe ang mga motorcycle taxi na walang prangkisa tulad ng mga bus at mga jeepney. Ang hirap-hirap po makakuha ng CTC if you're a PUV operator. It's very difficult. And yet now, you disregard the rules for CTC and you only need to be part of a pilot study. Pinapayagan lamang ang mga motorcycle taxi dahil nga sa pilot testing na 2019 pa sinimulan at dapat ay tapos na noong 2021 pero in-extend at walang itinakda kung hanggang kailan. Nakabinbin ngayon sa Kongreso ang mga panukalang batas para gawing legal na ang mga motorcycle taxi bilang public transportation pero hindi ito makausa dahil hindi pa tapos ang Department of Transportation at Land Transportation Office sa sinasagawa nitong pag-aaral. Isa sa mga pangunahing tanong, ligtas ba ito bilang public transportation? Naghain ang grupong National Federation of UV Express ng petisyon sa Korte sa Mandaluyong para tapusin na ng DOTR at LTO ang pilot testing at nang magkaalaman na. What safety standards should be imposed? Whether or not motorcycle taxis should be legalized? We need to know, is it safe? Is it safe for passengers? Kinukuha pa namin ang panig ng DOTR at LTO. Pero dati nang sinabi ng LTO na humihingi pa sila ng 2 hanggang 3 buwan para matapos ang ipinapagawa nilang pag-aaral sa UP National Center for Transportation Studies. Pabor naman ang mga motorcycle taxi rider na gawin ng legal ang kanilang operasyon. Ang isa sa mga panukala sa mga panukalang batas, magkakaroon ng Accident Quick Response Team para marespondihan agad ang mga maa-accidenting rider o pasahero. Dapat na po talaga. Siyempre, para malaya lang din po siya nakaka-drive-drive dito, siyempre. Mas maganda kasi may benefit. Para sa GMA Integrated News, Joseph Moro ang inyong saksi. Years and counting. Dahil certified kapuso pa rin si Carla Abiliana. Ano kaya ang reaksyon ni Carla na may nagre-reto sa kanya? Darito ang showbiz aksi ni Nelson Canlas. Certified loyal kapuso pa rin si Carla Abiliana. Extra special ang contract signing today ni Carla na pinangunahan ni na GMA Chairman Attorney Felipe Gozon, President and CEO Gilberto Duabit Jr., at EVP and CFO Felipe Yalo. Dumalo rin si Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, SVP for Entertainment Group Lilibet Razonable, ang manager ni Carla na si AAA Management President and CEO Michael Tubiera, at iba pang opisyal ng GMA Network. Siya talaga ay isa sa pinakamaganda, pinakamagaling. At ang lahi talaga ni Carla, nasa showbiz eh. Kaya't sinabi ko na malayo pa ang mararating niya. It's a source of great happiness and pride when we see how the homegrown talents evolve and grow. Carla is a classic and one of the finest examples of that. Nakakataba ng puso, nakakaiyak, lalo na coming from them. Habang abala pa rin si Carla sa kanyang ongoing series na The Stolen Life, naghahanda na siya para sa Widow's War kasama si Bea Alonzo. Tinanong namin si Carla, ngayong nagbabalik bansa na si Tom Rodriguez, handa na kaya siya sakaling mag-cruise ang landas nila? How do you feel that, you know? Dadating naman talaga yung day na babalik siya sa trabaho, hindi mo maiiwasan yan. Expected naman yan, nobody just knew when. Naging usap-usapan din ang umano'y pangre-reto ni Chris Aquino sa kanya sa isang IG comment. Si Carla, aminadong natawa na lang at flattered na naisip pa rin siya ni Chris. Pero parang, oh my gosh, parang it's so far out there na
hindi naman ako yung, okay, sige po, like, let's go, Miss Chris. Pero parang medyo, yun nga, out there pa yun for me. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, ang inyong saksi. Justin Timberlake can't stop the feeling sa kanyang newest single. Yan ang Selfish na bahagi po ng kanyang upcoming album. Sa newly released music video, pangmalakasan pa rin ang charisma ni Justin, suot ang puting t-shirt. Sa March na nakatakdang i-release ang kanyang album na Everything I Thought I Was. Hot topic naman sa social media ang pinost ni na picture ni Lisa na Blackpink kasama po si Rihanna. Kinatawa ito ng fans ng dalawang global pop stars. Effort kung effort ang pagtupad sa travel goals na isang lalaki at kanyang may bahay. Daglakan sila mula Batangas hanggang Ilocos Norte. December 6, sinimula ni na Mira at Jay Abrera ang paglalakad. Tulak-tulak nila ang kariton kung saan nakalagay ang kanilang mga damit, gamit at pagkain. Nagpapahinga rin daw sila sa gabi at nagsisimba rin tuwing Linggo. Nais daw nila ipakita na kung may goal o layunin sa buhay, ay gawin na ito at huwag nang ipagpaliban. Target ang mag-asawa ng maglakad ng 5,000 kilometers at tuloy rin ang kanyang paglalakbay papunta sa Cagayan. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.